Hello guys, good morning. Today's topic in my blog is about life in Canada. I will give you a glimpse what is the life in Canada. Buhay Canada, mga kabayan. Dito sa Canada, lahat ng tao, halos lahat ng tao merong sasakyan. Kasi kailangan namin eh. Sa trabaho, pagpunta sa trabaho, kahit saan. Kasi hindi kagaya sa Pilipinas na merong tricycle, jeepney, or anything na masasakyan mo papunta sa destination mo. Pero dito sa Canada, meron kaming bus pero sobrang ikot-ikot. Ang layo ng patutunguhan, hindi ang tagal mo makarating sa patutunguhan mo. So kailangan talaga namin dito yung sasakyan. Kasi especially sa weather, winter dito, sobrang lamig. Dito sa Saskatchewan, minus 40 to minus 50 degrees Celsius. Sobrang lamig, hanggang buto. So kailangan ng sasakyan dito sa Canada. Hindi po kami mayaman dahil na meron kaming sasakyan. Meron po kaming sasakyan dahil kailangan. Yun po ang buhay namin dito sa Canada. Another thing is yung buhay sa Canada is kailangan mo magtrabaho. Hindi kagaya sa Pilipinas na kahit walang trabaho, okay lang. Dito sa Canada, kailangan mo magtrabaho kasi mayaman ka sa utang. Mayaman po kami. Mayaman sa utang. Every month, kung may bahay ka, babayad ka ng mortgage. Kung may bahay ka rin, may property ka, so may property tax, may fire insurance, utilities, heater, energy, yung heater namin, energy, power, at saka water. So, kung may sasakyan ka rin, nagbabayad ka ng sasakyan mo per month, meron ka rin plate insurance or yung insurance mo sa car insurance. Dami mong babayaran. Kung, of course, kailangan mo din ng cellphone. So, inuutang mo rin yan. Babayaran mo rin yan per month. Ano pa, life insurance, lahat ng mga klase sa insurance. Ang dami. Mayaman po kami, pero mayaman sa utang. Yun ang buhay namin. Kaya kung makikita mo, kadalasan sa mga kababayan natin, laging gala ng gala. Pupunta sa lake, pupunta dun sa mga magandang location, picture doon, picture dito, kain doon, kain dito. Hindi po ibig sabihin yan na mayaman kami or nagyayabang kami. Nag-i-enjoy lang kami kasi yung buhay namin, bawat araw, trabaho ng trabaho para lang makabayad sa utang. Kaya, ini-enjoy lang namin. Binibigyan namin ng time yung pamilya namin dito. Binibigyan namin ng time yung sarili namin. Yun po ang buhay namin dito. Hindi po kami, hindi porket na meron kaming car, hindi porket na pupunta kami kahit saan, mayaman na kami. Hindi, kuan lang yung dito, para lang makasurvive kami. Di lahat ng tao dito na pagdating sa Canada mayaman agad. Nagsisimula po kami sa at the beginning. From the start talaga. Kasi yung mostly yung mga mayaman sa Pilipinas, pagdating sila doon sa Pilipinas, mayaya. Pagdating dito, wala nang yaya kasi sila na ang magluluto, sila ang driver, sila na yung mag-aalaga sa mga anak nila. Yun po ang buhay namin. Dito sa Canada naman, may advantage din kasi marami namang benefits na binibigay ng government kung wala kang income. Kagaya nito, may coronavirus, yung government nag-support ng financial for 6 months. Initially from 4 months, now it's extended to 6 months. Nabibigyan nila yung nawala ng trabaho. Ayun, napakagandang benefits sa government. Another thing is yung health insurance. Yung asawa ko,
Kasisaryan, dalawang beses operating room, wala po akong binabayad nun. Libre po yung health namin dito sa Canada, covered po ng health card namin. So, yun ang napakaganda din sa Canada. Then third is, mayroon po kaming child benefits dito. Pag may anak ka, below 18 years old, nakakatanggap po ng bawat anak mo every month ng child benefits para pangtulong sa'yo sa mga gastusin sa lahat, expenses, diapers, and everything. Yan. Napakaganda din dito sa Canada. Yun lang. Pero, hindi po ito kagaya sa Pilipinas na kahit na walang trabaho, okay lang. Dito po kasi pag marami kang utang, utang ka sa bahay, utang sa car, kasi madaling umutang dito eh. Basta maganda lang yung credit score mo, yung credit rating. Kaya gamitin mo yung credit card mo. Sakit yung ulo mo pag walang trabaho kasi marami kang babayarin na utang. Kaya dyan sa pamilya namin sa Pilipinas, pag may pamilya ka dito, kayo dito sa Canada, mahalagahan nyo. Huwag kayong mag-isip na kami dito is mayaman na. Mayaman, hindi kami nagbibigay dyan sa Pilipinas. Hindi nyo lang alam kung gano'n kami kayaman sa utang na binabayaran namin every month. Kaya kung hindi kami makapagbigay, pasensya na. Kasi nag-i-start pa kami ngayon eh. Yung kadalasan sa mga Pilipino, nag-i-start pa yan. Lalo na kakarating sa Canada, start pa yan. Kasi ang hirap pag bago ka lang sa Canada. Kasi back to basic eh. So kailangan mo maghanap ng trabaho na medyo malaki kita para mababayaran yung utang. Ayun, yung tanong na mayaman ka ba pag nasa Canada na? Hindi lahat. Kasi ang totoo, mayaman kami sa utang. Ang kailangan lang namin dito sa Canada, yung kayamanan ng pamilya. Kayamanan ng pagmamahal niyo at pag-uunawa. Hindi naman kami nagdadamot. Kasi kung meron naman kami, magbibigay naman kami dito sa Canada. O kahit sa ibang bansa. Yung mga pamilya nyo na nasa abroad, nagbibigay naman yan sila kung meron sila. Ayun lang mga kabayan, kung mayroon kayong madagdag sa topic na to, anong yung buhay Canada, madali ba or mahirap, mayaman ka ba dito or hindi, ayun na, pakidagdag na lang sa comment. Comment mo lang kabayan kung para madagdag na rin sa alaman dito kung ano yung buhay Canada. Sige, until next time, paki-suggest na rin yung comment na gusto nyong topic sa next vlog ko. Thank you, have a good day.